po itong ating ginamit na 3Gs. Ayan, ito pong 3Gs na to, yung red cap, may ano yan, meron na po yung insect repellent na dala-dala. Ayan mga ka-farmer, isang magandang buhay. Vlog tayo uli ng ating palayan dahil spray na naman tayo ng 3G foliar. Grabe talaga, oh. Alam nyo anong oras ko na to pinatay yung patubig dito? Alas 9 ng gabi. Di na muna ako umakyat sa kwarto. Sabi ko, antayin ko munang mapapuno-puno. Gawa ng talaga pong umikot ako kahapon. Nasa pangatlong, although basa naman ah, dahil siguro nung nakaraan talagang nakapagpatubig naman tayo ng maayos. So mahirap din talagang punuin kahit malakas po yung patubig natin, eh hindi po basta-basta mapupuno ng ganun ka bilis, no, sa loob ng alas 8 hanggang 13 hours mga ka-farmer. Tapos yung ating diesel sigurong ginastos nasa mga 700 din yan. Mabigat-bigat po kung araw-araw tayong ganun, hindi kakayanin. So ang mangyayari niyan, alternate na lang tayo. So every other 2 days siguro. Ang susunod nating patubig ay Saturday, ngayon ay Webes. Saturday, buong Saturday na siguro 'yon, umaga pa lang papaano na natin. Tapos hanggang ano na. Dahil maglalast na po kami ng last application na kami ng ano, ng fertilizer with ano na to, mid-moriate of potash para mas malintog na po yung bunga. Iniba ko yung diskarte, hindi ko pinagsabay sa top dress yung ano. Okay lang siguro yun. Kasi sabi naman nila, kahit buntis na ang paalay mo, pag nag-abono ka ng triple 14, sabi nila, ang mapapakinabangan mo na lang is yung potassium na ilinagay mo. So, ibig sabihin, kung maglalagay ka ng urea, dapat naglilihi. Tapos, pag maglalagay ka naman ng potassium, pwede mo nang isabay or pwede mo namang mahuli. Ihuli mo. Basta't wag lang nakalabas na po yung bunga, no? Basta't wala pang lumalabas na bunga. Pero parang meron na namang kumukumpul. Okay, gagamba. Walang problema. Di ko alam kung ito, kakampi ba ito, mga farmer. Di ko pa masyadong ano yung mga kakamping kulisap. Bibili pala ako ng ano. Hindi pala pwedeng paghaluin yan, bagong kaalaman naman. Yun na nga ang sabi ko eh. Yung fish amino eh hindi po pwedeng ihalo sa fungicide, bactericide. Di daw po pwede. Yeah, mas maganda solo na lang. Solo na lang. Para hindi na ano, hindi na masisira yung ano ng palay. Ay yung ano ng ginawa nating fish amino. Ganun talaga. Sabi nga ni Sir Bolos eh, gusto mong umani ng maganda, eh hindi, bawal ang tamad. Yun. Ito nga naman ano. Ayan, may tumatapon pang tubig dito. Okay naman. Kailangan lang maisara siguro yung doon sa kabila. Ito yung fish amino acid kong ginawa. Isang ano na po ito. Isang ano na, isang puno yan. Sana mas maganda ang anihin natin dito kesa sa last time ano. Kasi tag-araw pa rin naman po. Tapos mas maganda po yung pag-aalaga ngayon kumpara sa last time, kasi syempre mas may mga bago tayong natutunan. So yung ito, kagaya nga nito, ngayon lang natin na-apply. Last time di naman tayo nag-apply nito eh. So naka 141 cabans tayo, 9 tons din po ang inani.
Pero sabi nga nila, maliit pa po yun kumpara sa mga hybrid talaga na ano. Kaya yun ang target natin. Makuha din natin yung nakukuha nila. Pero malayo pa po yung last time na inani. Kaya sabi ko pagbutihin pa. Kaya nga, target namin next cropping ay magda-drum seeder naman po kami. Meron ako nakita sa Shopee, Lazada, kaya lang po ang problema, wala namang magtuturo sa iyo kung ano, incheck daw ang ano eh, ang instruction. Sabi ko walang magtuturo kung paano gawin, ano, 'di ba, kung pupunuin mo ba, paano ang ano. So baka kay ano na lang tayo, sa FDN farm na lang tayo bumili. Malayo nga lang, Isabela. Ayun oh, ganda ng sprayer ni ano. Talagang sa pula. Yun oh. May insekto ba? Insekto? Meron? Wala lang masyado. Ah, wala lang masyado? Kasi malalaman mo yan pagka spray ka. Magugulo sila, nagliliparan yan. Lalo na po itong ating ginamit na 3Gs. Ayan, ito pong 3Gs na to. Yung red cap. May ano yan, meron na po yung insect repellent na dala-dala. Mabaho yan eh. Pero natatalo po siya ng yung bango naman ng fish amino. Dahil ano to eh. Although ito sa tingin ko fish amino din po ang laman nito. Pinaka main ano nito, fish amino eh. Three to six times spray. Date after planting. So ano ba ang laman nito? Tingnan nga natin. Kompleto din to sa PNK eh. NPK pala. NPK. Ayun. Meron siya. Plus syempre ito, meron din yan. Kaya sinamahan na rin natin. Kasi nasubukan ko po yan nung nag 160 kami na ano, siniki at si Kongkong maghawak eh. Pinapatulong ko lagi si Kongkong. Spray tayo, kako. So after after po ng top dress, ganun ang ginawa namin. Yun ang sinasabi ko. Laki ng ano na, mga butas ng daga. Ano na lang naman. Tagas. Talaga. Wala na atang balak si Ramil magpatubig ah. Puno na. Ha? Puno na ba? Puno. Na? Kaya nga eh. Di nag-ano, gumagano talaga. Siyempre eh, yung fish pan nga, kapal, nakakalabas eh. Ito pang ganyan lang ka, ano. Pero hindi niya mapupuno ng ganun ka, ano. Pero mababasa. Pero sayang, ano na to, buntis na. May ganyan nakahaba yung, ano. Oo. May nakalabas na yun. Di, ano yun, yung mga ligaw lang yun. Ligaw lang. Mauuna talaga sila. Ba, wow. Ah, okay. Ito dapat alisto kayo sa mga ganyan, yung mga nagbe-bend-bend na mga daon na yan, mga farmer. Kung hindi po gagamba, eh leaf folder 'yon. Uod 'yon. So tayo naman naka ano tayo, naagapan natin. Tingnan niyo konti yung mga puti-puti. Pero mag-aano tayo ng Pexalon para iwas na rin po sa hanip. Kami
yung mga hanep na yan. Sisip-sip din niya ng ano? Diba? Masip ng maigi. Pero maganda na din mga pag-spray tayo. Yan, ito pong ating ginagawa ay nasa kasagsagan po tayo ng El Nino, ha. Baka napapanood niya po itong late na to. SL19 po ang ating variety, rice variety na nakatanim. SL19 na ayan, i-document din naman natin kung ilan ang aanihin ito. 1.2 hectares. 1.254 to be exact. Ayan, 12,054 yata. Basta ganun, 55, mga ganun po ang lupang ito. Tapos sa ang binhing sinabog namin dito kami nagkamali. Kasi nga pangalawang ano pa lang po namin ito, pangalawang subok sa hybrid. Yung una namin, actually parang pangatlo na rin, pero yung hindi ko na po binilang yung una dahil yung una po ay talagang tinamaan kami ng, paano ba nangyari yon? Ah, dalawang bagyo, mga farmer. Tapos napabayaan na namin. Actually, yung tatlong pitak doon, hindi na po namin nakargahan yon dahil tinamaan nga po. Hindi na po namin nataniman. Tapos yung dito na lang ang inani namin, naka 50, 40 plus something na lang eh. Pero hindi na po naalagaan din eh. So, ayun. May mistake. Sana nung ano, napaalagaan ko pa, pero nabisi tayo. Tapos sa nung pangalawa, ayun, Longping 2096 po ang tinanim namin dito. Medyo maganda na po ang pag-aalaga namin. Pero nga, hindi pa po ako nagpa-spray ng mga ganito, mga foliar. Wala tayong foliar noon. The same time, yung timing po nung abono noon, binilang ko lang, hindi ko na binubuksan yung panicle, no? Ay, yung ano, yung uhay. Ano ba? Uhay ba? Yung suhi pala. So, yun, yung suhi. Mga ka-farmer, hindi ko binubuksan yung suhi. Ngayon, binubuksan ko na po yung suhi at tinayming talaga natin yung paglalagay po ng urea. Hinintay talaga natin na may sign po siya ng paglilihi. Saka natin na inano, binigyan ng urea. Tapos after a week, ano, baka mag-potassium na lang po tayo. Pampalintog na lang po ng bunga. Kasi useless na po ang urea pagka buntis na ang palay, sabi nila. So, sasayang lang tayo ng urea. Might as well, dalawang sakong potassium na lang po ang paano natin dito, 0060, dalawang sako, yun na lang po ang sabog. Kasi ano pa naman eh, yung pinakamatandang suhi niya, ganyan na po kahaba yung ano, so ibig sabihin buntis na, no? Lumabas na yung magiging parang butil niya. Ngayon, yung mga younger suhi, eh, ngayon, sa kasalukuyang naglilihi, pero makikita mo naman po sa kulay ng ating palay, ay, mukhang okay pa naman, ano? Ibig sabihin, green pa, magagamit niya pa yung fertilizer na binigay natin na a week ago. Tapos nagfoliar pa naman tayo. So, pwede or pwede naman po tayong lagay ng ano, ng kahit isang urea, ihalo, no. Tingnan natin, pero parang useless na 'yan. Kasi kung sa linggo, ilan ba? Thursday pa lang po ngayon. Sa linggo ako nagbigay ng schedule eh. O pwede naman nating agahan bukas kung gusto nila. Habol natin yung mga naglilihi. Dalawang ano na siguro, dalawang potassium, isang urea na lang. Kasi medyo palight green na naman eh. Ayan o, kita niyo po yan, light green na. Ayan na, patapos.
tapos na tayo mga ka-farmer. Pero pinag-iisipan ko kung ihahabol ko ba o ibubukas ko na, no? Kasi yung ano, naglilihi pa lang yung ibang ano natin, ibang suhi, mga younger suhi. Kasi mabilis talaga po ang ano, ang fertilizer. Isipin nyo, isang hektarya, minsan ilan sako lang lagay nyo. Tapos after 5 days makikita mo yan. After 3 days nga lang makikita mo nag-green na po siya, no. After ilang araw lang makikita mo padilaw na naman. So yung ibang ginagawa, talagang meron po silang tawag dito yung ano, leaf color chart. Actually meron ako noon dati. Eh nabigay pa nga ako eh. So yun yung leaf color chart po. Yun pagka yung kulay eh, medyo nag-light na, yung nitrogen ano yun eh. Chine-check nila kung kulang sa nitrogen yung palay. Dadagdag sila. Pero ngayon kasi talagang mainit po ang panahon. Kaya sabi nila, pag mainit ang panahon, mas maraming abono ang kailangan mo. Kasi mas maraming na po-process na pagkain yung inyong palay. Which is maganda naman kasi magiging maganda rin ang bunga. Maraming langgam. Dito pala yung malanggam. Ito yung gusto kong balikan. Na sprayhan ko ng Magnum. Yan yung part na yan. Visit. Alakaran ko na naman. Akala ko wala na. Akala ko doon banda. Dito pala. Yan. Kulay po. Ano. Pulang langgam. Na pagka. Ano. Kagat agad. Visit. Wala nang anong ano. Wala nang sabi-sabi. Kagat agad. Tatay Peling masipag. Ayan mga ka-farmer oh. Yan ang kanyang libangan. Nagpipilapil dito sa kanyang palayan. Umaga. Exercise. Kaya malinis yung pilapil niya. Tapos na naman tayo. ₱48 daw ang processing ng pag-foliar kasi sa dahon mo pinadadaan yung pagkain ng palay eh. Sa dahon. So, 48 hours. Sabi ko, ubusin na yung 1 liter na 3Gs. Makikita po natin yung kaibahan kung mapapalintog natin yung ano. Samahan nyo ako na makita. Ngayon hanggang batok ay may laman daw. Pero syempre, dapat naka-timing din po yung abono. Tubig, araw. Yan, magkakasama yan mga farmer. Sabi pa naman nila yung unang bagyo daw. Ang prediction po ng Amerika parang super typhoon eh. Pero yung iba naman, ang prediction mahina lang. Sana mahina lang, no? Ulan lang po ang dala. Sana wala namang hangin. Next week yan, magkakaalaman. After 5 days. Kasi malayo pa naman po eh. Baka lumakas pa yon. Yan o, ganda ng ating. Nagamit din naman po yung sprayer na binili natin. Yan magandang pang ano talaga, pang insekto. Oh, lakas o. Mga pailan-ilan pong damo na natira pero okay lang yan basta't wag lang marami. Ito mas marami yung kabila. Medyo busy tayo ngayon dahil after ng paglilihi po ang aabangan na natin yung alagaan na natin sa insekto eh. Kaya gusto ko na pong magpa-spray din ng Pexalon kasi nga ay prevention na din, mahirap na. Maunahan tayo ng hanip, nakakatakot yung hanip na yun mga ka-farmer dahil sinisip-sip niya po yung ilalim ng ano, palay. Yung pinaka suhi niya, sisip-sipin niya yun, so may ilalim sila nag-i-stay.
dito nag-i-stay yan sa mga ganyan. Nandiyan nag-i-stay. Sinisip-sip niya ngayon. Tapos mangyayari paglabas po ng palay, pwede pong kulay puti na, wala nang laman yung palay, or pati yung puno magba-brown hanggang sa makita niyo yan, lumalaki nang lumalaki yung area, magiging brown na po. So ngayon yung Pexalon na yon ay isang beses lang pong application nun, isang taniman, protektado ka na hanggang mag-ani. Ay, hindi ako makapunta. Ilang gam pala. Antay lang natin silang matapos. Dalawa eh, mabilis lang salitan. Meron yan. Pwede mong palitan yung nozzle niya. Mas nakokontrol naman pala, no? Pag ginanon mo, talagang mas malayo po yung nararating. Pwede din siyang gawin pagka hindi ka na makapasok at magpaamoy ka ng insecticide. Yung iba kasi ginagawa yun eh. So yun, mas maganda yun. Yung mas malakas, mas malayo yung nararating. Pag ganun-ganun ka na lang, papaabutin mo doon sa may gitna. Anuhin mo na lang yung hangin. Pero pagka pahinog na kasi, hindi na kailangan. Yung iba naglalagay pa. Pero syempre, aanihin na. Nakakaano naman na kawawa naman yung kakain. Kami pa naman kumakain din dyan. So ganun, wag na lang. Busy ata sa kabila, tatanim sila. Ang problema, nagsabog po ata ng palay. Walang mapagkukuhanan ng tubig. Paano mangyayari yun? Ito, tansya ko nito. Isang buwan pa po sigurong ganyan yan. Malilate daw ang tagulan eh. Hanggat di tumataas po yung tubig sa ilog, wala tayong irrigation. Yung irrigation canal hindi inaabot po ng di tumataas. So, mahina ang tubig. Masasayang lang po yung bining sinabog. Itong kabila, aanihin na. Pag naani yan, nako po, expect mo yung insekto. Siyempre, may insekto pong mawawala dyan. So, paghahati-hatian na naman namin yan. Ganun talaga. Kaya nga dapat sabay-sabay talaga eh. Pero ngayon, kawawa siya kasi yung daga nasa kanya. Oh. Kasi siya lang ang may bunga. Ganun po yon. Kesa sabay-sabay, yung insekto paghahati-hatian, pati yung daga paghahati-hatian, di walang gaanong perwisyo. Tingnan ko kung ihahabol natin or sa Sunday. Ating timbang-timbang ko eh. Kung sa Sunday, dalawang potassium na lang sa sabog natin. Pero kung bukas, pwede pa tayong magpasabay ng isang urea, dalawang potassium, tatlo. So bali ang abono po natin yan is 15, mga farmer. This is 16 kaban. Okay lang po yan kasi hybrid naman, matakaw po talaga sa abono ang hybrid. Yun nga ang sabi nila, matakaw sa abono. Sundin po natin kasi may nakita nga ako 1.6 hectares ba, 18 kaban ang inano niya eh. Pero umani naman ng 500 kaban ba, parang ganun laki ng inani niya. Wala na naman, pag umingay na ganyan, wala na naman.
tatay. Matalim talaga yung ano ni Apong Peling ah. Ay, ayan mga farmer, away na tayo. At okay na. So, at least nakapag-foliar fertilizer. Ngayon, ang gagawin natin, hindi na natin ihahalo mga farmer yung ating fish amino acid. Kaya yung mga 3G foliar na yan, kasi organic yan eh. So, hindi na natin ihahaluan. Insecticide siguro pwede, pero fungicide and kagaya ng BLB na in-spray natin pang bacterial leaf blight na yon, hindi pala pwede mga bago nating tuklas. Ba talaga yung laging ano, lagi kang nag-search kasi marami ka talagang matutuklasan. So ayun, sa susunod magagamit natin yung kaalaman na yon. At ngayon hindi na natin pwedeng ihalo. Ganun talaga. Papa-spray tayo, separate na lang para hindi ang isa sa mga mali ng mga ibang farmers yung inahalo-halo na nila, tinatamad na sila. Ako naman kasi sa isip ko, bakit kailangan haluin? Wala kang ang nabibili na magkakasama na eh, 'di ba? So ibig sabihin, hindi pwedeng paghaluin. May mga karamihan hindi pwedeng paghaluin. Baka mawala yung bisa, di ba? Pwede rin yun, o mas maka-apekto din sa palay. Kaya ganun. Parang mahangin ngayon ah. Parang may bagyo, feeling. Sana tuloy-tuloy ng ganyang kalamig. Parang mapresko po yung dating ngayon. Pero nakagat na naman ako ng langgam ah. Maiba tayo. Andali na naman ako ng langgam. So, bad news. Hindi naman bad news. Yung isang pitak, wala pa rin tubig, mga farmer. So, papaandarin uli natin yan. Kailangan natin mapaandar. Sabi ko nga kung bukas, pwede, magsasabog daw sila. Para huli na sana ang application ng ating fertilizer, no? So, ganyan pa din lang naman yung ano. Tamang-tama yan. Sabi ko, patubig tayo. Kung mamayang hapon, kung kakayanin, tamang-tama, may tubig. Yan talaga, mag-a-adjust tayo dahil lalo-lalo na ngayon yung tubig po ay may scarcity ng tubig. So, adjust natin. Grabe oh, tingnan nyo. Mababaw na. Mababaw na po ng tubig. Tingnan natin yung tangke para mapaandar na rin natin. Bibili na lang ako ng diesel mamaya. Ayun, mayroon pa, dami pa. Kasi oh, tingnan nyo, mababaw na. Ay, may basura. Loko-loko, may nagbasag ng bote dyan oh. Ang matapakan. Red horse. Ayan, maraw na. Mikat na yung araw. Okay. Parehas na yung kulay ng palay doon. Nag-abono na rin po sila. Naka-timing din. So ayan, hanggang dito na lang po. At wala na naman tubig to ah. Ayan. Tuloy-tuloy lang ang ating pag-aalaga. Sana ay umani ng maganda. Shout out tay Concial Serving. Ngayon, kadadaan lang. So yan, maraming salamat at magandang buhay.